As soon as the people saw Jesus, nung pababa na si Jesus Christ, sa Mount of Transfiguration, kasama yung mga disciples na, nung makita nila si Jesus, ano nangyari? They were overwhelmed with wonder and ran to greet Him. They were overwhelmed. Mamaya mapakita, na-amaze sila, na-overwhelmed. Grabe! Teka lang, ba't na-overwhelmed? Yun yung papakita natin mamaya. But pangalawang uri ng tao during power crisis, number one, ito yung mga fault finders. Number two are the fanatic followers. Fanatic followers. Sumusunod ito kay Lord. Kaya lang, fans lang sila ni Jesus Christ. Fans lang. As soon as the people saw Jesus, hindi disciples ha, people saw Jesus, yung crowd, they were overwhelmed with the wonder and ran to greet Him. Imaginin mo na lang, may isang sikat na artista o personality, tapos biglang dumaan, dinumog siya, yun yung mga yun. Tapos may picture, halos mahimatay, ito yung mga yun. Fanatic talaga na followers. Fanatic followers. So na-amaze sila sa glory ni Jesus Christ. Ulitin ko, may power crisis ha. Hindi nila mapalayas yung masamang spirito, hindi gumagaling. Yung bata, may problema. Lumitaw yung mga fault finders. Pangalawang lumitaw, yung fanatic followers. Na-amaze sila, na-overwhelmed nung makita nila ang Panginoong Jesucristo pagbaba doon sa Mount of Transfiguration. Why? Why? The logical answer dito sa passage nito, bakit sila na-overwhelmed doon sa wonder at biglang na-amaze sila is because yung pananamit siguro, o malamang ha, naniniwala ako because of the clothing of Jesus Christ. Maybe it is dazzling, kumbaga ito ay nagniningning. Why galing siya eh? Tapos yung mukha ng Panginoong Jesucristo, malamang ay nagniningning. Nangyari ito sa Exodus chapter 34. Verses 29 hanggang 30, pagbaba ni Jesus Christ dun sa bundok, nag-shine yung muka ni Moises. At yung mga Israelita, nakikita talaga, bakit? Kinatagpo kasi ng Panginoon si Moses dun sa bundok na yon. At parang ganun na ganun din yung nangyari. Kaya parang na-amaze sila, nagniningning yung damit, nagniningning yung muka ni Jesus Christ. Biro yung bumaka, and grabe ba naman eh. Nakita yung kinikilala nilang leader at that time, Moses, Prophet Elijah. Tapos may voice pa ng Father na narinig sila. Pagbabang ganun, nagniningning talaga. Kaya yung verse 15, as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder. With wonder and run to greet Him. So napapansin natin, ito yung mga fans eh, they saw Him. Una, they were amazed. Tapos nagtakbuhan, pangatlo, at grinit ng Panginoong Jesucristo. Fan na fan. Nasa fan mode. Ba't sila yung mga relihiyosong tao lang? Kasi iba yung namangha lang, yung sumunod lang, pero walang napala kay Jesus. So don't just become fanatic followers. Kasi magkaiba yung nasa fan mode ka eh. Iba naman yung disciple ka ni Kristo eh. Iba yung fan at iba yung disciple. Ang gusto ng Panginoon, disciple at hindi fans. Hello fans, hindi ganun. Ang gusto ng Panginoong Jesucristo dahil hindi pupunta sa langit pag fan ka lang. Galing talaga ni Jesus, grabe namatay sa krus. Grabe, nagpagaling. Nagligtas ang Panginoong Jesucristo, ang galing talaga, grabe. Tapos magtatayo mo siya ng rebulto, si Jesus Christ. O kaya sasabi, Jesus, ipopost mo, Jesus, Jesus. But they don't have personal relationship with the Lord. Ang mga fan kasi, they don't have personal relationship with the Lord and they don't have personal encounter with Jesus. Maraming mga tao, kilala lang si Jesus. Fan lang sila ni Jesus. Sinusulat sa wall, Jesus, Jesus, Jesus. Kapag may lindol, in Jesus' name. Kapag may bagyo, in Jesus' name. Yung binabanggit, kaya lang, they don't have personal relationship with the Lord. Kasi para maging anak ka ng Diyos, tandaan natin, sabi sa John 1:12, yet to those who received Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. So tatanggapin mo si Lord, mananampalataya ka sa Kanya para anak ka, para disciple ka, at hindi ka lang fan. Hindi ka fan. Sana wag ka lang manatiling fans. Huwag lang tayo manatiling mga fans ni Jesus Christ.
Sana maging disciples tayo. Ibig sabihin mga learners, pupil. Ibig sabihin mga mag-aaral ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kapag fan lang, pag okay, pag malakas ako, pag okay ang sitwasyon, nandoon ako, wow, welcome, igigreet natin. Pero kapag inutusan ka na, sa panahon na ng kahirapan, o kaya kapag may mamagyat na sa sitwasyon, yung mga fans, mawawala yan. Huwag ka lang fan. Okay, sana hindi ka lang nasa fan mode. Sana hindi lang tayo yung katulad nito na namamanghalang kay Lord, pero hindi natin nararanasan ang ating Panginoong Jesucristo. Yan yung lumilitaw. Sa panahon ng power crisis, lilitaw dyan yung mga fanatic followers lang. Mga fans lang ni Jesus Christ. Sabi mo nga dyan sa comment section, wag kang fan. Wag tayong fan. Dapat disciple tayo ng Panginoon kasi hindi natin mararanasan. Napansin mo yung isa gumaling. Okay, may mararanasan na kapangyarihan dito, pero yung mga fans, mananatili lang fans yan. Unless mag-change, maging follower. Talaga, maging disciple. Pero pag fanatic follower, tignan nyo, pag fanatic follower, gumagawa naman talaga ng paraan eh. Biruin mo, pumunta pa doon, tapos namangha pa, tapos tumakbo pa kay Jesus Christ. Fan na fan talaga, wow, grabe. Kasi sikat at that time si Jesus Christ eh. Pero alam mo, kahit kilala natin si Lord, kahit number one fan pa tayo ni Lord, pero wala tayong relasyon sa Kanya, kahit na ipagsusulat natin pangalang Jesus, at kahit na bawat salita mo sa dulo lagi in Jesus' name, I love you, Jesus. Kahit na Jesus pa yan, pero wala tayong relasyon sa Kanya at hindi tayo disipulo ni Lord, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan Niya sa panahon ng kahinaan natin. Kaya sana wag lang fan.